Nung nakaraang araw, diniscuss natin yung ano, yung alternative pathway sa international students. So ano naman ngayon yung ito nga yung TFW, no? So ano naman yung mga dapat mong gawin para ma-approve yung temporary foreign workers visa mo? Ayun, hindi discuss natin sa araw na to. Sa Hard TV, sa ating channel, at dinidiscuss natin yung mga iba't ibang diskarte natin sa buhay abroad at saka dito sa Canada. So alam na natin na mahirap na ngayon yung ano, yung application, may cap na yung application ng international student, tapos tinaasan na nila yung ano, yung pocket money na dadalhin mo, 20K. So para sa isang ordinaryong Pilipino, napakalaki po nun para ipaghahandaan para makapunta po rito sa Canada, tapos hindi po guaranteed na magiging PR ka. Kaya nga po yung sinasuggest ko na pathway, yung work permit visa o yung temporary foreign workers visa, ayun po ay nakabase sa skills. At malaki po yung chance na ma-PR po kayo. At yun po yung naging sitwasyon ko way back 2014. So paano mapapasa ang o ma-approve ang work permit mo? Suggestion ko po, ihanda niyo lahat ng dokumento. Lalo na yung police clearance kung sa iba't ibang bansa po kayo nagmula o nag-work. Kasi kailangan nyo po yan pag nag-apply kayo ng work permit. And DID po, kailangan din yan. Kasi yun ang ating country of origin. So kailangan po meron kayong NPI, police clearance sa iba't ibang bansa. Kaya make sure, huwag niyong aalisan ng connection yung bansa na nagstay kayo, tumira, no, or nag-work. Kasi kailangan niyo po yan. Ang laki ng truck na to, tas mag-ano pa siya, kakaliwa. Eh kasi ano, one lane na lang. Sunod po, yung mga identification nyo, passport, birth certificate. At kung isasama nyo yung sa application ng pamilya nyo, yung kanilang mga birth certificate din. Kailangan nyo po yun, birth certificate, marriage certificate. At abangan nyo yung sa huli ko na sasabihin, dahil mahalaga po yun para madali kumbaga hindi kayo ma-decline sa or ma-disapprove yung visa nyo. Ano pa ba? At susundin nyo yung checklist dun sa package pagka nag-apply kayo ng work permit. Mayroon pong package dun na kailangan nyong sundin ang mga checklist na mga kailangan nyong ihanda.
Ako doon sa Singapore ako nag-apply ng o nagpasa ng work permit. At luckily dahil nandun ako, nakapag-apply ako ng ano ng police clearance sa Singapore. At pinasa ko po 'yon nung nag-apply ako ng work permit. May mga skills po na hindi kailangan ng medical tulad ng sitwasyon ko po sa ano siya, aerospace. Kaya hindi ako required noon. Hindi ko lang po alam ngayon dahil sa nangyari sa COVID. Na baka ano, no, kailangan na ng medical. So yun po, no, yung mga dokumento, ianda nyo. Tapos make sure matama yung yun, make sure tama yung nilalagay niyo sa ano, yung pag-fill up niyo po, wag yung hindi nagpa-match sa mga documents niyo. Kailangan i-check niyo po maigi yung mga nilalagay niyo po na information. At ito po yung panghuli. Wag na wag kayong magsisinungaling. O wag na wag po kayong magsisinungaling sa anuman po yung status nyo, kung nagkaroon man kayo ng kaso or meron kayong ano, may naging desisyon sa korte, malalaman po nila yon. Kaya wag na wag kayong magsisinungaling. Sa kanila po, okay lang naman na halimbawa may minor case ka na hindi naman criminal case, you know. Pwede mo nang i-declare mo 'yan kasi malalaman po nila. At nangyari po 'yan dun sa ano, sa kasabay ko na nag-apply. Tatlo kami actually, isa nag-back out. Yung isa, sabay kami nag-apply ng ano ng papel work permit. Bandang huli po nalaman ko na hindi na tumuloy. At ang sabi sa akin ng agency, na-deny daw po dahil may ano pala. Kumbaga, parang may naka, ano, hindi niya dineclare na annulled siya or about sa ano po eh, sa marital po, marital status niya. So, yun po naging ground para hindi siya tumuloy, makatuloy dahil sinungaling nga po siya. So, wag na wag po kayong magsisinungaling. Kahit sa lahat po ng visa application nyo, wag kayong magsisinungaling. Tandaan nyo po yan, mga dokumento dapat tama, hindi fake. Mga original na documents po. At yun po, para hindi kayo ano, magka-problema. So, yun po muna. At yung sunod naman, yung ano, yung sa permanent resident, kung ano-ano yung mga dapat nyong tandaan, dapat nyong ayusin kagad, ihanda na dokumento para madali kayong ma-approve sa PR kasi dami rin naming na-experience na. So, yun muna po, no? At ngayon ay maaraw na naman, pero akala mo maaraw, malamig yan, minus 10. Minus 10 degrees po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat and God bless po.